Eh kung halimbawa po na eh nga pangatlo na 'yan na nagrecant, ano po ba ang inyong pwedeng gawin para at the very least makalaya temporarily si Senator De Lima, or is that the sole decision or prerogative of the Department of Justice? Well, nothing stops us naman from actually filing. Alam mo na din na dati yung motion for bail namin ang sinight yung testimonya ni Rafael Ragos. Noong nag-recant si Rafael Ragos a few days after, nag-file kami ng motion for bail because it is important for the court to be able to assess whether it has sufficient basis to actually keep Laila De Lima inside prison. Tandaan mo, ang bail is a matter of right. At ang nagiging subject to the discretion of the court kung, number one, heinous crime ang involved, and number two, if the evidence of guilt is strong. In this particular instance, kaya dininay dati, is ang sinasabi lang evidence of guilt is strong is yung testimony ni Ragos. Eh ngayong wala na yung testimony ni Ragos, mukha yatang wala na kahit yung basis na sinight ng court as the basis kung bakit the evidence of guilt is strong. Kaya kami nag-refile ng motion. So kung pakikinggan na ito in due course, naniniwala kami na at the very least, kung ayaw nila i-dismiss muna ang kaso ni Laila De Lima, kailangan makalaya siya at makapag-post siya ng bail. Attorney Dino, nakikita na possibly may mag-file ng perjury case against Ragos. And if we're following what happened, na nag-recant din itong si Ronnie Dayan, there might be a perjury case then filed against him. If ganito yung mangyayari, hindi ba pwedeng ma-strike yung mga testimonies nila off the record? Well, dapat pa-strike yung record, yung testimonies nila previously. This particular new testimony, just because they will file perjury cases, does not mean na hindi totoo yung mga sinasabi nilang recantation. Bakit natin nasabi yun, no? Alam mo, meron lang perjury if you are willingly and knowingly lying. In this particular instance, if you are being forced, if your life is under threat, your family is being threatened, it is quite questionable whether your previous statements are actually being willingly given, di ba? There is a defense available to Rafael Ragos and Ronnie Dayan as to why they had to actually do what they had to do. And we understand their situation. We understand na ginipit sila. We understand na pinahihirapan sila at tinatakot sila. Kasi exactly ganyan ginawa kay Laila De Lima eh. Ganyan ginawa ng sa maraming mga witnesses. Kaya nga pinagsasaksak si Peter ko days before siya nag-testify. Kaya nga pinatay yung parents ni Kerwin Espinosa days before they required siya mag-testify. It is not just the testimonies of the people that we have. It the circumstances that are attendant to this case, yung mga object evidence natin, yung fact na pinagsasaksak sila, are consistent with their claim na tinakot sila. So, sige, pwede naman kasuhan nila, di ba? Wala naman nagpapipigil sa Department of Justice again na manggipit siguro at mahirapan yung mga tao. Pero para sa amin, we urge the Department of Justice to do the right thing. Masyado silang mainit doon sa mga taong pinimersa ng mga boss nila noong nakaraan para mag-testify against Senator Ed De Lima. Pero yung mga namwersa, para namang wala kami narinig na kasuhan nila tsaka investigation na sufficient to actually hold those people into account. Kung meron dapat tayong mainit dito, ang mainit dapat ay hindi dito sa mga nagre-recant na pinuwersa, but rather, sino ba yung namuwersa sa kanila? Bakit ba sila tinakot at bakit ba pinagdaroon ang ating justice system? Kumbaga yan, in parallel sa war on drugs, ang dami na namang mga maliliit na mga taong kinukuha, pero yung mga pinakamalaking tao naman involved in these things para namang hindi hinuhuli ng Department of Justice. Since we're already on this topic, Attorney Dino, lumapit na ba sa kampo ni Senator De Lima yung itong si Ragos or si Ronnie Dayan for protection? Kasi before, they were, diba, sinabihan si Dayan na binabantayan ka ng Malacanang, nakatingin ng Malacanang sa iyo, ganyan. So are there threats to their life? Did you offer security para sa kanila? Well, alam mo, ano namang i-offer namin, nakakulong na yung principal. Nakakulong nga si Senator Laila De Lima. She has very limited capabilities. Ngayon, wala na rin siya ng opisina, hindi na siya magiging sitting senator. Oh, no? So I'm sure, what can we offer?
against a very powerful state, no? So alam naman nila 'yon, no? So nagsasabi ng mga totoo 'yan dahil binother na sila ng konsensya nila. Kahit na lumapit sila sa amin, wala kami maibibigay dahil nakakulong naman Central Valley of Lima, wala nga siya sarili mga bodyguard doon sa loob ng kulungan, 'di ba? So so alam ang nakakausap namin yung mga abogado nila sa korte mismo, 'di ba? Pero as to whether there was a plea for personal safety, and they know the limited capability of the Cup of Senator Lenin. Okay. We have about a minute remaining, Attorney Dino. Last two points po, if you may. Sabi nung DOJ, ang cause of delay daw ay ang defense, number one. Number two, kaya nag-recant daw yung mga witnesses, there was an offer of millions and millions of pesos. Could you comment on those, please? Well, nakakatawa rin na naninisi itong kampo ng prosecution, even if the evidence on record is clear. In fact, yung last hearing sa criminal case 167 ay na-delay yun kasi hindi nila mailabas si Capones, who was under their custody. And they are falsely citing daw security threats na wala namang silang, hindi naman nila sinubstantiate, diba? Eh, paano magkakaroon ng security threat kay Joel Capones in criminal case 167? Eh, Joel Capones is an inmate and he is under the executive branch's custody. So, sino ang nagde-delay dito at bakit hindi nila ilabas si Joel Capones? No, clearly, very clear yan sa records ng case, no? So, medyo kung maninisi na lang sila, itingnan nila mabuti kung ano yung nakikita sa records. At ang kitang-kita sa records ay ang mga resetting ng mga ganyan ay dahil hindi ginagawa ng prosecution yung homework nila at kinagbibigyan naman sila ng huskato. That's number one. Number two, yung millions na ino-offer na yan, eh puro na naman daldal yata itong sila Secretary Aguirre at Department of Justice. Eh. Maglabas sila ng ebidensya na indeed millions of pesos were actually offered. And if so, asaan yan at saan kukunin ang company Sen. Ryan De Lima yan? Eh, ni isang TV commercial nga, hindi kami makapag-produce, wala pang 1 million yun during the campaign precisely because ginipit at walang funding available kay Sen. Ryan De Lima dahil natatakot even the donors from the retaliation of the executive branch, no? So tama na yung mga ganyan nilang kalokohan ng mga pinagsasabi at puro pagbibintang. Ano ba, mag-iimbento na naman ba sila ng ebidensya para lang pagtakpan na naman yung mga ginawa nila in the past, no? Siguro the people are wiser now at siguraduhin nila na siguro na walang katapusan itong mga pinagagawa nila because as we always say, the arc of the moral universe may be long but it tends towards justice and eventually all their sins will catch up upon them.